Hi guys, for this video, ang pag-uusapan naman natin is the correction of vertical distance by combined effects of Earth's curvature and refraction. So, halimbawa lang, let's say, syempre, alam natin na yung Earth is hindi naman talaga siya flat. Hindi ka naman siguro flat earthers, no? So, say, yung Earth natin is round. And meron tayo ditong rad. So, this is the eye level na i-consider nyo. Ngayon, due to the roundness of our planet, dahil round nga siya, meron tayong tinatawag na correction due to that. And this is itong HCR na yon. So, itong HCR is the correction due to combined effects of curvature and refraction. Ang measurement niya ay naka-meter. So, yung degree nito, habang papalayo yung lugar, mas lumalaki siya based dito sa formula naka-square. Yung square is yung distance from the observer. And take note pala, yung distance dito ay naka-kilometer. So, this is an empirical formula. Hindi ito yung normal na formula sa physics na pag nagsasubstitute ka, naka-canceled out yung mga units. Sa engineering, especially sa civil, uso dito yung tinatawag na empirical formulas. Katulad nitong nakikita nyo. When we say empirical, yung dimension ay hindi nagkakasundo, but we can use still, or we can still use that to relate the those variables. So halimbawa nga ito yung ating correction due to curvature and refraction, dapat ito naka-meter, and yung k dapat ito naka-kilometer. By the way, kung makikita nyo ngayon, there are two formulas. Yung isa is 0.067 k squared, and yung isa naman is 0.0675 k squared. Sa mga reviewer and sa mga books, parehas sila nag-a-appear. Kaya lang, itong una, this is derived from the assumption na yung radius ng Earth ay 6,400 kilometer. On the other hand, ito naman is derived from the assumption na yung radius ng Earth ay 6,350 kilometers. Okay? So, both of them are valid naman. Kaya lang, dahil alam natin na yung Earth is not a perfect sphere, di ba? May mga lugar na mas malapit sa center. So, yung mga 6,350 type. And may mga lugar na 6,400. Usually, kapag mas malapit ka sa equator, ang nangyayari, yung radius ng Earth is mas malaki. Ulitin ko yun, no? Kapag mas malapit ka sa equator, yung radius ng Earth is mas malaki as compared sa mga higher altitude. So, sa Pilipinas, dahil alam natin na malapit tayo sa equator, ito yung ginagamit natin. Sa USA or sa Canada, itong pangalawa kasi malapit sila sa North Pole. Even nga in board exam, as far as I know, ito rin yung ginagamit. Okay? So, for the purpose of uniformity sa solution ko, itong 0.067 k squared ang gagamitin ko. Kaya lang, ini-indicate ko na lang na there are some cases nga, ulitin ko, na 0.0675 k squared ang ginagamit. But dito sa discussion ko, ito lang na una. So, speaking of discussion, simulan na natin na gamitin itong formula. So, basahin ko lang itong problem number 6. Point A is between B and C. The distance of point B and C from point A are 1,000 meter and 2,000 meter respectively. Measured from point A, the angle of elevation of point B is 18 degrees 30 minutes, while that of C is 8 degrees 15 minutes. So, compute the difference in elevation of B and C, excuse me lang, considering the effect of Earth's curvature and refraction.
So ngayon, subukan natin tong i-illustrate. Kaya lang, kung first time mong ma-encounter itong formula na to, magiging complicated itong problem na to. So siguro, ang gagawin kong diskarte ng pagturo dito, what if, balikan muna natin yung trigonometry. Okay? So sa trigonometry, di ba, kung babasahin nyo yung mga ganitong problem, may mga problem doon, but instead of considering, ang nilalagay is neglecting. So, ganun yung sa try ko. Subukan muna natin tong sagutan in a way na basic muna. I-neglect muna natin yung effects ng curvature and refraction. So, lagay ko na muna yun, no? Neglect, curvature, and refraction. Huwag kang mag-alala. Pag naintindan nyo muna kasi itong unang step, mas madali nang ma-solve kapag kinonsider natin. So, sa assumption na ine-neglect, ibig sabihin yung surface natin ay plane, diba? So, yes, that is a plane. Tapos, according to the problem, yung points natin, so say for instance, ito yung point A ay nasa gitna ni point B saka ni point C. And, yung horizontal distance sa pagitan nilang dalawa ay yung from point A to point B, actually, this is 1,000 meter, while yung point B, A to point C is 2,000 meter siya. So, ayan siya. So, ito naman yung point C natin. Ilagay natin ito as the height of B, and ito naman as the height of C. Diba? So, this is the height of C. Lastly, yung mga angle of elevation natin, which is, halimbawa, ito ay 1830. Tapos, yung sa kabila naman ay 815. So, kung ine-neglect natin yung curvature and refraction, and ang tinatanong kasi dito is the difference in elevation. So, kumbaga, ito yun. Ito yun. The difference in elevation between B and C is simply, assume ko, mas mataas yung B, no? Which is HB minus HC. So, ganun lang naman. Common sense lang naman yan. So, computein mo yung HB dito using basic trigonometry. Yung HB is equal to 1,000 tangent, kasi opposite ito, diba, ng 18 degrees 30 minutes. So, just using your calculator, ang magiging sagot ay 334.595. Siguro for decimal places, no? 5953 meters. On the other hand, yung HC natin is ito na nga, 2,000 tangent 815. So, 2,000 tangent 815. Kaya ang sagot natin ay 289.9862. Tama ba? So, yes. And therefore, dahil na-establish na natin yung HB saka HC, yun na nga, yung difference in elevation is 334.5953 minus 289.9862. Pag sinubtract mo yan, ang sagot, dyan ay 44.9091, diba? 44.9091. I-double check ko lang, ha? Sorry. 6091. Sige nga, pa-confirm.
Yes, 44.6091. Sorry doon. So ngayon, ito yung solution natin kung ine-neglect natin yung curvature and refraction. And honestly, napakalapit lang naman talaga niya kapag i-consider natin. Kasi kung i-consider daw natin, yung i-expect natin na sagot must be 44.41 meters. So, yun yung ine-expect natin. Which is itong na-compute naman natin na difference is 44.61. So, that is simply a 0.2 meter difference. But, yun na nga, kailangan na natin sa problem na ito, kailangan na natin na i-consider yung effect ng curvature and refraction. So, imbis na flat surface, no? Imbis na flat nga siya, ang mangyayari ngayon, curve na yung surface natin. So, say for instance, ito yung point A. Tapos, ito yung point B. And nandito yung point C. So, ayan na. Then, yung distance is 1,000 meter and 2,000 meter. But, we need to convert this into kilometers. So, this is simply 1 kilometer and this is simply 2 kilometer. So, yun na yung difference ngayon. Kung kanina, in-assume natin na flat, ngayon, kapag nag-consider ka na ng effect of curvature and refraction, i-consider mo ng kurbada yung surface. Now, excuse me lang. Gumawa tayo dito ng parallel line. And in this case, ilagay natin yung mga angles of elevation. So, for instance, yung kay B, this one is 18, 30, and ito naman ay 8, 15. So, ganun pa rin siya. This is 18, 30. This is 8, 15. Ang pinagkaiba lang ngayon, ito na yung HCR ng B. Ito na yung correction due to curvature and refraction sa point B. And ito naman yung correction due to curvature and refraction sa C. Of course, my drawings are exaggerated. Hindi to nagre-reflect sa reality kasi hindi pa naman ganyan kakurbada ang 1 kilometer. But mas magandang may exaggerated drawing tayo para at least clear yung illustration natin. Sa ganitong types of problem, ito yung tandaan nyo, no? Sa mga ganitong types, i-assume natin na perpendicular ito. Although, alam ko sa drawing, hindi siya perpendicular, pero uulitin ko, ang assumption talaga dyan ay perpendicular. And therefore, itong dalawang to, sa maniwalat kayo sa hindi, these are simply right triangles lang to. So, kumbaga, ang ginawa natin, parang ito lang yan na dalawa. So, kumbaga, ito, yun na yung HB kanina, which is ito magiging 1,000 tangent 1830. Itong bahaging ito. On the other hand, sa kabila, itong 2,000 tangent 815. So, ayan na. So, kung kanina, ito lang yung kinonsider natin, hindi natin kinonsider yung sa baba, ngayon, excuse me lang ha, yung magiging bagong height ng P is i-consider na natin yung sa baba na correction due to curvature and refraction. And ganun din sa C. Okay? So, ganyan yung magiging computation natin. So, in that case, yung magiging HB natin is 1,000 tangent ng 1830 plus yung HCR na sa B. Kasi diba, yun na yung gagawin natin. And in that case, 1,000 tangent 1830 plus 0.067
yung distance niya ay 1 kilometer, so 1 squared. Again, ang formula natin, applicable lang na yung K ay naka-kilometer. So, pag kinumpute natin to, ang sagot natin actually is 334.6623. So, ayan siya. 334.6623. On the other hand, yung H natin sa C is equal to, ito na siya, 2,000 tangent 815 plus yung correction due to curvature and refraction sa C. So, 2,000 tangent 815 plus 0.067, this time, 2 kilometers na siya, di ba? So, pag kinumpute nyo yan, ang sagot natin ay equal sa 290.2542. So, ayan na. Meron ka ng H ng B and meron ka ng H ng C. So, therefore, the difference in elevation, same logic lang to kanina, HB minus HC lang. So, isusubtract mo to. So, 334.6623 minus 290.2542. So, ang lalabas dyan, 334.6623 minus 290.2542. So, 44.4081 meters. Or, kapag kinonvert nyo to, that is simply 44.41 meters. So, dito na, ito na yung actual na difference in elevation kapag, yun na nga, i-consider natin yung effect ng curvature and refraction. So, ito ah, wala itong kinalaman sa solution. Kung master nyo na yung discussion about sa effects of curvature and refraction, kahit wag nyo na itong gawin kasi yung purpose lang naman nito is para mas ma-visualize nyo. This is yung mga topic sa trigo na common baga doon is ine-neglect yung effect. But kapag nag-consider, ganito na yung solution. So, siguro, sagot pa tayo ng isang item regarding sa combined effect of the curvature and refraction. Sige, paste natin siya. So, number 7 tayo. Basahin ko lang. A man's eye is 1.75 meters above sea level, can barely see the top of the lighthouse, which is at a certain distance away from the man. What is the elevation of the top of the lighthouse above sea level if the lighthouse is 20 kilometers away from the man? So, this time, maganda nga na i-illustrate ulit natin itong problem na to. So, halimbawa, ito yung ating Earth's curvature. So, syempre, yung Earth is kurbada. Tapos, nandito yung man. Take note na yung man na to, yung height ng mata niya is 1.75 meters from the sea level. So, ito is 1.75 meters. Ngayon, on the other side, nandito yung lighthouse. So, say for instance, drawing natin siya, no? So, ito yung lighthouse natin. And according dito, barely see. So, ibig sabihin, ito yung line of sight or eye level nung ating mata or yung mata nung man na yon. So, siguro gawin natin tong dash para mas clear na eye level lang siya. So, kumbaga, ito yung mangyayari dyan. Dahil sa kurbada ng Earth, suppose dapat ang makita niya yung buong structure, di ba? Pero ang nangyari, ang nakita niya lang is yung tuktok ng lighthouse, which is
hindi natin alam kung gaano siya kataas. So, tatawagin ko to as H2. Okay? Yung height ng lighthouse. So, this is H2. By the way, yung height ng tao, tatawagin natin yan as H1. So, ang tanong dito is, paano natin magagamit yung formula natin for curvature and refraction, which is itong 0.067 k² para ma-solve itong problem na to. So, take note, no? Dahil sa kurbada ng Earth, ang nakikita nyo na lang is yung tuktok ng lighthouse. Okay? So, ganun yung concept. Dito, from the tangency of the line of sight and the Earth's curvature, tatawagin ko muna to as k1 and ito naman as k2. And of course, according to the problem, the distance of the lighthouse from the man is 20 kilometer. Kaya k1 plus k2 is 20 kilometers. So, ito siya. Ang gagawin lang natin is hahanapin ko muna yung k1 using h1. Kasi diba, yung formula lang naman dyan is h, sawagin ko na lang na h1, 0.067 k1, excuse me, na naka-squared. So, ito yung formula dyan. Kaya, pag sinubstitute nyo, 1.75 is equal to 0.067 k1 squared. Kaya, mahahanap nyo yung k1, yung distance ng tao from the tangency. Okay, that imaginary tangency, by the way, is the horizon. Kung yung vertical line na nakikita nyo, yung horizontal line sa pagitan ng dagat at langit. Okay, so yan yung pagpunta kayo sa dagat, this is the horizon, yung tangency na yan. And baka akala nyo, no, sobrang layo niyan sa inyo. No, napakalapit lang ng horizon. You can use this formula pag nag-compute nga. So, balik tayo dito. So, 1.75, 0.067. Pag in-square root nyo to is 5.1107 meter. So, ibig sabihin nun, kilometer. Kasi nga, diba, yung h is meter, yung k is kilometer. Ibig sabihin nun, yung distance lang ng horizon from that man is 5 kilometer. So, which is ito pa nga, 1.75 meters yung height. You can compute for the distance of the horizon. Bahala ka nang mag-compute nun sa sarili mo. But balik nga tayo dito sa problem. Pag na-compute mo na yung k1, kaya mo nang ma-compute yung k2 kasi nga, di ba, k1 plus k2 is equal to 20. So, therefore, yung k2 is 20 minus k1, which is 20 minus 5.1107. So, pag kinompute natin yan, ang lalabas ay 14.8893 kilometers. And lastly, yung hinahanap natin is the height of the lighthouse. Kaya yung h2 ay 0.067 k2 na naka-squared. So, pag kinompute natin to, so, ang lalabas dyan ay equal sa 14.8533 meters. So, yan na yung solution natin. So, therefore, ang pinakamalapit na lang is 14.86. We can now shade this one as the correct answer, no? So, I hope na intindihan nyo yung solution natin for this problem. So, thank you so much for listening and watching.